Nagbalik trabaho kanina si Senadora Miriam Defensor-Santiago kahit may iniindang stage 4 lung cancer. Pero nag-init ang kanyang ulo at nag-walkout pa sa hearing ng Commission on Appointments at sinabo na ang mga atrasadong mambabatas. Nagpapatrol Willard Cheng. I am ready to punch my enemies in the nose. Sa pagbabalik ni Senador Miriam Defensor-Santiago, agad may nakatikim ng kanyang bagsik, isang taga-media na nakaagaw ng kanyang pansin. Who are you? Kausapin mo yung taong yun. Huwag kang nagaganyan, nagmi-meeting kami eh. Lumabas ka nga. Now, will you make him go outside and teach him manners, then let him come in? Pero ang mas nakapagpainit ng kanyang ulo ay nang questionin ni Congressman Rodolfo Fariñas ang quorum sa isinasagawang hearing ng komite ng Commission on Appointments para sa mga itinalagang ambasador at opisyal ng DFA. Kaya mag-isa lang ako, pwede akong mag-act on motions. That's why you're following that rule. Anong gusto mo bang mangyari? Susundin natin kung pwede. Kailangan po may quorum. Anong quorum mo? Majority of all the members of the committee, madam, may I ask the Comsec to tell us what is the quorum in this committee? No, I will not let him tell me, but still, just to prove to you that I am correct, please go ahead. You have no power to tell me what my quorum is. Nagmosyon si Senador Antonio Trillanes sa gitna ng nag-iinit ng debate. Pero dito na nag-walk out si Santiago. Those in favor of the position of the chair, will you please raise your right hands? Madam Chair, may I move to suspend before we vote? You're questioning my authority. I walk out of this meeting. Yeah. Sa press conference, sinabon ni Santiago ang mga atrasadong miyembro ng komite. Pag maraming nominees, gusto ko ako para mabilis kasi nga procedure ko ganon. E patatagalin niya eh. That is so bureaucratic and I hate it. I hate bureaucracy for the sake of delay that produces delay. Na-stress kasi ako pag hindi ako makapunctual eh. Nahihiya ako sa publiko. Maya't maya humihinga ng malalim ang senadora. Lumiit na niya ng 80% ang kanyang tumor sa baga dahil sa iniinom na wonder pill, pero hindi pa lubusang gumagaling. The general characteristics of cancer are still there. The pain, of course, like the whole body is painful, like my legs don't, my muscles, my legs, there's bleeding, there's pain, there's depression, like you lose the will to live or the will to function. Pero marami pa siyang plano sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2016. Ilan sa mga pinag-iisipan niya, magsulat ng libro sa Amerika, sumali sa isang international NGO, o tumakbong muli sa pagkapangulo. Katunayan, mayroon na siyang naisip na pwedeng gawing running mate. Pwede raw niyang maging running mate kanino man kina Gibocho Doro o Rudy Duterte. Oh, I'd love to run with Rudy Duterte, whom I've always loved from the very beginning. He would make an excellent vice president for enforcement because our main problem now is number one, corruption, number two, peace and order. Pero okay din anya ang isang babaeng katandem. Maybe it's Miriam and Grace. Oh, it just sounds like a restaurant, no? Miriam and Grace. Sounds so charming. Pero wala pa raw partido na lumalapit sa kanya. Nanggigigil na rin siyang kumprontahin ang mga testigo sa mga hearing sa Senado. And as for all those jerks in government who are my enemies, I repeat, they are the reason why God created the middle finger. Pero sa ngayon, umiiwas muna sa stress ang senadora. Willard Cheng, ABS-CBN News.